GCQ to GCQ, dropping. Okay, magandang araw po sa bawat isa. Welcome to Brillio Diamond Painting Rhinestone Art. But for today, wala muna po tayo unboxing. But for today, I just want to share with you this video na na-experience ko ngayong panahon na ito sa bawat isa. So, sit back, relax, and still enjoy this video. GCQ to GCQ, dropping! Tayo mga kabrilyo, no? Hirap yung GCQ to GCQ. Kaya doon naglalabasan yung maraming sasakyan, tapos yung isang part ng GCQ, ganun pala yun. Kahit GCQ to GCQ kayo, hindi ka basta-basta makakapasok pa rin ng ibang area. Talagang dadaan ka pa rin sa checking. Talagang may mga purpose ka na pupuntahan. Right? Maganda naman 'yon na tine-check talaga nila. Wala namang masama na mag-check sila, especially these days. Kasi napaka-importante na i-check kanila kasi hindi mo alam. Yung mga iba, may COVID na pala. You can never say. Nag-iingat lang po ang gobyerno. So, talagang ganyan. Tis-tis lang. Natapos din po yan. Hopefully, yung mga travel pass, ganyan. Lalo na yung mga nagtatrabaho. Minsan, hirap sila, no? Wala silang sasakyan. Tapos hirap pa silang makapaglipat ng daan or ng boundary. Ang daming requirement na kailangan. The mere fact na talagang katrabaho ako eh. Pero yung point na parang katrabaho ako. Lolokohin mo ba naman yung sarili mo, di ba? Bakit mo naman lolokohin yung sarili mo eh kung magtatrabaho ka nga talaga? Di ba? May iahatid ako. Something like that. Dahil, kanyari, an example, mother-in-law ko sa Angeles or gano'n na mother-in-law ko sa ibang boundary, haharangin ka nila, tapos kulang na lang pabalikin ka dahil parang sa tingin mo invalid yon. Pero pupuntahan mo yung mother-in-law mo weekly, pupuntahan mo kasama yung wife mo, yung mother-in-law mo nandun din sa Angeles, sa iba, next boundary sila. Pero talagang strict lang talaga siguro yung bata ka na yun. Kailangan talaga maging strict sila kasi yun ang utos ng gobyerno.
di ka naman pupunta ng ibang lugar para mag-swimming, mag-beach, mag-pleasure kasi nga nasa season tayo ng COVID. Kaya minsan pag tinatanong tayo, anong plano mo, anong gagawin mo sa Angeles? Siyempre may purpose ka, kaya ka pumupunta ng ibang lugar. Kaya ka pumupunta ng other boundaries. Maaring nandun yung negosyo mo, maaring nandun yung trabaho mo, di ba? Siyempre hindi mo naman lulokohin yung sarili mo para lang makapunta ka sa other side or other towns or other cities na pupuntahan mo. Kung wala rin naman dahilan para pumunta ka doon, ba't ka pupunta? Ano yung reason mo? Magpapakatraffic ka? Siyempre hindi, di ba? So, yung mga bumabiyahe ngayon, may purpose yan, kaya yan pumunta ng other cities. Hindi yan pumunta ng other boundaries para lang mag-pleasure. Hindi yan magbe-beach dahil sarado. Hindi yan magsuswimming dahil sarado. Ibig sabihin, may purpose sila, kaya sila nagpupunta sa ibang city. Yun nga, sabi ko nga, baka nandun yung trabaho nila, nandun yung business nila na kailangan nilang puntahan. Yung iba nahihirapan, wala sila, may open na yung trabaho nila, wala silang masakyan. Ang ginagawa na lang nila, nagpapahatid sila sa mga kakilala nilang kapitbahay, ganyan. Pero, ganun pa rin, nababawal pa rin sila. So, namirpak na nagpapahatid lang, pinabalik sila eh. Pinababalik ka, talagang, no. Maaari lang maglakad ka para lang makapunta ka sa patutunguhan mo. Okay. Siyempre, minsan kapatid mo, iahatid mo, hindi pa rin pwede, yung mga ganon. Sa GCQ, masyadong maselan. So, yung kailangan lang talaga, siguro, yung talagang makiusap ka ng mabuti. Kasi, ano nga sinasabi ko, no? Wala tayong reason para lumabas ng bahay kung wala rin naman talagang reason. So, pangalawa, kung lalabas ka man ng bahay, magtsatsagaan mo ba yung ganung kalaking traffic para lang makapunta ka ng ibang lugar? Siyempre, hindi. Di ba? Ba't ka naman, wala ka naman purpose na pupuntahan. Bakit ka magtsatsagaan yung traffic na yun? Ibig sabihin, lahat ng lumalabas ng ibang lugar, ibig sabihin na may talagang gagawin sila, may importante sila pupuntahan, may purpose sila. Lalo na yung mga nagbukas ng negosyo, mga bumibili ng materyales, yung mga ganon. Kaya lang, syempre, you have to present pa rin yung mga proper documents na kailangan mong ipakita doon sa checkpoint. So, yun ang kailangan mong gawin. You have to show proper documentation. Kung may negosyo ka, pakita mo yung business permit mo, yung ID mo, yung kung sa'yo yung negosyo, yung business permit mo, pakita mo pati yung ID mo. Ewan ko lang kung gusto pa nila yung original o kung pwede lang yung Xerox na lang at the same time. Pero, yun nga. So, iniintindihan ba kayo sa sinasabi ko? Sa tingin ko, matatapos din naman yan. Matatapos din naman yan. It will come to pass. Lahat ng mga yan, mawawala lahat yung COVID na yan. And sana talagang i-practice na natin talaga yung new normal, no? Yung paghuhugas ng kamay, siguro maging regular tayo doon, yung paggagamit ng face mask, okay? Maghahawakan yung mata pagka nasa mataong lugar or nasa labas ka, hindi mo alam, di ba? Always bring sanitizer. May hand sanitizer, you do it. Most probably, you really have to wash your hands. Kung may dala ka nalang sabon, talagang magsabon ka. Commercial ng safeguard, yung mga, di ba, mga doktor ang gumagamit ng safeguard, nabuga sila ng kamay. So, yun ang gamitin natin. Mga safeguard. Alright? To save. So, save. Safeguard. To guard. To save. To be safe. To guard ourselves from any viruses. No, so at the end of the day, matatapos din yan. Okay. So kaya nakaka-stress lang, di ba? Alam nyo yan, kayong mga negosyante, employee, mga no work no pay. So ka-relate, di ba?
Pare-pareho tayo. Pare-pareho tayo. All right. So, lalo na yung mga bagong ayuda ngayon na lumalabas. Ano yung mga bagong ayuda? Yung mga iba, yung mga 3 months na kuryente. Tubig, bill sa kuryente, bill sa tubig, kung may cable ka pa, may internet ka, sunod-sunod yan. Pag dumating sa bahay mo, di ba? Ang sarap ng ayudang yun, ano? Makikita mo yung mga ayuda ng billings mo, di ba? Kung may credit card ka pa, sus, Mari Josep. Yung mga walang cash nung nakaraan, nako, na buwan, na, hanggang ngayon, nangyayari pa rin, ano? Pag swipe ka kasi kailangan mong mag-grocery at the same time. So, ma-stress ka. So, chill-chill lang, relax-relax lang. Tatapos din yan. Right? So, ang kailangan lang natin gawin, we have to trust in the Lord. Magkatiwalaan natin ang Panginoon Diyos dyan sa nangyayari sa ngayon. Alright? We have to be prayerful enough. Ayan, dasal tayo. Yun lang pinaka strength natin, pinaka power natin is our prayer. Alright? So, ang pinaka weapon natin is our prayer. Laban sa pandemic na yan. So, importante, nagdadasal po tayo sa Panginoon. Alright? So, everything, if you put our trust, dinagay natin ang tiwala natin sa Panginoon, kung ano man pandemic yan, kung ano man financial crisis yan, naniniwala ko malalampasan natin yan. You just have to trust in the Lord. Sabi nga niya sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all of your hearts and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. So kaya kailangan na nasa tamang daan tayo. Kasama natin ang Panginoon. Alright, tiwala lang yan. Lahat ng yan, lilipas din. Okay, mga Kabrilyo. So, wala akong unboxing today. Nakita ko lang yung traffic. At, na kaka-stress. Pero, tama naman yung ginagawa nila. Pinoprotektahan tayo ng gobyerno. So, we have to abide by the rules of the government. Magtiwala tayo at magtiwala tayo sa kanila sa ginagawa nila. Okay, sa mga frontliners, saludo po ako sa inyo sa mga ginagawa niya para po sa ating bayan. So, maraming salamat po sa inyo lahat. At sana sa mga sinabi ko, may naiintindihan po kayo. Alright, thank you to each and everyone.